What's up mga kamongs? Nandito kami ngayon sa Manila Ocean Park para makita ang iba't ibang uri ng hayop sa karagatan mga kamongs. Pero bago ang lahat, please like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa mga video namin mga kamongs. Sasamahan nyo kami mga kamongs! Tara! Libera con la papaya. Ang Manila Ocean Park sinimulan gawin noong April 2007. At noong December 15, 2007, unti-unting binuksan sa mga taong bayan para makita ang loob ng Manila Ocean Park at kung ano-ano pa ang makikita sa loob nito. Pero noong March 2008, ang Manila Ocean Park official na binuksan sa mga gustong mamasyal dito. May iba't ibang uri ng hayop sa ilalim ng dagat ang makikita sa loob ng Manila Ocean Park. At meron din silang hotel dito. Ito ay H2O na pwede magstay ang pamilya, magkasintahan, magkakaibigan at buong barangay. So ngayon mga kamongs, nandito po tayo sa loob ng Ocean Park. Oceanarium. Ika na mo, pasok tayo dito. Ito yung koi fish. Koi fish. So yung mga kamongs, ito ay dito sama-sama po sila mga catfish, giant albino, black paku, janitor fish.
ito naman ay clown knife fish. Yan po mga hamong. Dito sa Ocean Park, talaga makikita mo mga kamongs ang iba't ibang uri ng mga hayop sa karagatan na hindi mo pa nakikita mga kamongs. Sinimo, baby moms. Diba yan yung sinimo? Tapos yung kaibigan niya, ayun yung kaibigan niya. Diba? Sobrang laki. Ang laki niya, oh. May mga iba't ibang uri, oh. Sobrang laki niya, kamungs. Ang laki ng isda na yung mga kamungs, hindi na makalakad. Makalakad? Ay, hindi na. Makalanghoy. Dito mga kamongs, meron pa dito. Ito ang giant trevally. Trevally. Ayan, no? Unlucky. Siguro parang ano, kita ko na to. Sobrang malaki niya ng mga dito tayo sa Penguin History mga kamongs. Dito. So
So ito yung Penguin Museum po nila, mga Hamongs. Tingnan niyo po ang itsura. Wow, ganda. Ayun po yung mga penguin. Mga penguin. Ayun o. Oh yes. Ayan po yung penguin, mga kamo. Ang mga penguin, ano, mga Hamongs, sa Antarctica sila naninirahan sa mga malalamig na tubig o malalamig na panahon. Doon sila po nabubuhay, mga Hamongs. Kala mo siya kawayan. Pero hal insect. Hindi ko alam. And ito. Yan mga kawayan. Ito po. Boa. Constrictor. Thank you.
toys collection mga kamatas. Jeep kadalasan ginagamit ko ng pang transportasyon sa ating Pilipinas. Ano oras po siya mag-start? Ano oras po siya mag-start?
3. Ilan? Dito po tayo sa Silayan Show, mga kamo. During flight, they also have powerful talons and beaks.
Ladies and gentlemen, please look to your left. Presenting our welcome guide, here comes Kid. There is hope. We only not try to take care of our friends in the sea, but also in landing air as well. Now guys, who knows the triarchs? It's reduce, reuse, and recycle. Very good. So once again, here's Rocky to show us the proper disposal. Rocky! Ang
updated as we put it, since the reverse solo sama of wings. In fact, they appear to be flying underwater as they swim from wing to wing, right guys? And did you know, they often mistaken as seal because they look very much alike. But some differences to the seal, and a seal line is the fact that they have bigger throat quivers. And they also turn into their back quivers, something seals cannot do. As a result, they can walk upright while on land. And that's a fine demonstration of a crowd of applause for our team and friends. And you know what guys? They have this long and flexible neck. How flexible? We'll check this out. So let's go right on around both of us in our friends. As you can see, their body is covered with a thick coat of short curls here. And the whiskers help with the lion's sense of touch. They contain nerve fiber, which makes them sensitive. Wow, nice man. Hey! They also use their whiskers to aid in navigation or to detect vibration from breaking the water. They have a small external ears, which resembles extensive ears, both above and below the water surface. Sea lions like and marine animals can see what both above being underwater. They have a keen eyesight, but they call it vicious. In the wild, they inhabit waters close to shore, top rocks with recycles, and have a preference for rocky beaches. They have excellent diving ability which can easily escape through rocking cliffs. Check this out! Sure, strong rock papers. Now let's talk about their swimming abilities and let's start with it. Ito na po, nagtatapos ang aming vlog sa Manila Ocean Park. Kaya, please like, share, comment, and subscribe para updated kayo sa mga video namin mga kamongs. So, maraming salamat mga kamongs. Bye-bye!